Mga ka-taxpayer kong minamahal, tax accounting entry tayo. Lagyan natin ng entry sa araw na to ang deficiency documentary stamp tax. Ayan. Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal. Yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Eto po, expert level. So, saan katutak ko yung ilalagay ko dyang mga analysis and protest kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nare-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay miyembro. Kumuha tayo ng isang court decision mula sa Court of Tax Appeal tungkol ho sa problema ng isang taxpayer, si Surplus Marketing. So, ang topic natin is, sir, paano ba lagyan ng entry kapag inutusan ka ng korte na magbayad ng DST at interest na hindi mo nabayaran dahil yung DST, mag-i-interest yan, at yung penalty sa DST. Ipagpalagay po natin, ito ho yung babayaran ng surplus o kolektahin ng BIR sa surplus. Kung mapapansin po ninyo, mga minamahal kong taxpayer, may tatlong babayaran ang surplus. Yung isa ay deficiency DST. Yung pangalawa po ay interest. At yung pangatlo ay yung pong compromise penalty. Kailan siya babayaran? Yun. Eh, siyempre, utos ng court, ASAP yan. Kailangan ba yung i-accrue sa libro? Pinag-uusapan, accounting method. O, ire-record mo pag nabayaran mo na. Cash method. Ipagpalagay natin na cash method ang gagamitin ng surplus para mas madali. So, ito po yung inyong ilalagay sa libro. Ayan. So, ang total ho ng babayaran niya, ayon ho dito sa presentation ng ating korte sa ipagpalagay ho natin, ay 223,000. Ganito po yan. Since hindi ho subject sa value-added tax ang DST, ilalagay nyo ho yung 223,000. But not qualify, 223,000. Tinanggal na ho natin yung mga butal. So, sa susunod na layer ng accounting, which is withholding tax, first layer po ang VAT bookkeeping, ikikredit nyo ho yung but not qualify para ho isara yung naka-debit na but not qualify dito. So, ayun po yun. 223,000. And then, since walang withholding tax ho yung deficiency tax, eh 223,000 din yung payment. Nagkaroon kasi ng payment na hindi subject sa withholding tax. Yun ho yung sinasabi natin dito. At yung pangatlong layer ng bookkeeping, yung pong tinatawag na income tax. So ngayon, ito ho alam na natin na 223,000. Because ito pong linyang to is just contra-entry lang ho yan sa withholding tax bookkeeping entry. So, ngayon, ito po ay i-itemize natin. Yung taxes and licenses na nakadebit dito, yan yung deficiency DST. So, pipikapin ho natin yung amount dito po sa nakasulat dito, which is 109,000. O, nilagay natin, 109,000. Ganun lang kasimple eh. Paulit-ulit lang yung entry na yan eh. O may interest. O ano yung interest na pipikapin natin dito? Ayan. Ang interest po ay 102,000. O dilagay natin doon 102,000. 102,000. And yung non-deductible, yun ho yung
compromise penalty na 12,000. Ayan po. So, yun po yung final entry ninyo na mag-a-appear sa inyong income tax return. Ito naman po, mag-a-appear ho yan sa inyong withholding tax return, and ito ay mag-a-appear sa inyong value-added tax return. Next steps to do. Number one, attend webinar. Pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar, or sumali ho kayo sa public webinar. Number two, buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number three, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number four, engage tax specialista on a project basis. Tawag na, call na. With that, mga taxpayer kong mahal, peace, peace, peace and happiness be with you for life.